Paano kung binlanggantihan ka niyang Tino na yan? Iiwan mo ako, mag-isa? Kapag binalikan ako ni Tino, hindi mababawasin yung sakit ng ulo mo. Where's Philip? Madama ka na po ng Cebu. Gusto mo lang demandahan? Magdemandahan tayo! Hindi ako uuraw! Dahil sa pagkabayolente ninyo, inatake tuloy sa puso ang tatay ni Anthony. Diyos ko, ang problema kasi sa inyo ni Dado, inuuna ninyo ang pagkalalaki ninyo, inuuna ninyo ang paghihigante. Sa ka pupunta? Sama mo naman ako sa ospital, oh. Dalawin mo naman si Jun kahit papano. Father suffered a heart attack. Aling Salome? Ano mo yung babaan yun? Eh? Bahala ay, kayo muna magbantay nito, oh. Mang Jun, lumaban ko kayo, ah. Nurse! Doktor! Okay ka ba ba? Sana hindi ka pa nagugutom, ano? Baby, wala naman akong pwede ipakain sa'yo. Wala akong dala dito kahit na ano kang baby. Ha? Ang gagawin natin, sana yung lola mo magising na para mabigay na kita sa kanya, no? Ha? Buti na lang, mabait kang bata. Naku naman kasi, sa dami-dami naman ng bata, bakit tayong dalawa pa? Ba't ikaw pa ang nahawakan ko? Unang beses pa lang, ikaw pa, no? Sheila, akala ko sasamahan mo si Papa. Puntahan mo si Mang Jun, bilis! Bakit ang nangyari? Na, bilis! Jun! Labas Jun! Si Anthony, pasok mo ako sa loob. Pasok mo ako. Huwag mo, huwag mo. Kailangan lang ako ng Papa mo. Labas mo, labas mo, si Ma. Ma, Jun! Jun, si Sonia! Pasok mo, Jun, please. Jun, lakasan mo, loob! Ma, maalik ka na, sumama ka na. Mas sumama ka sa akin. Kailangan ako na. Alam ko, marami kaming kasalanan sa inyo. Nagsusumamo po ako. Nagsusumamo ako sa inyo. Huwag niyo muna kunin ang asawa ko. Lord, hinihiling ko sa inyo. Pahabain niyo pa ang buhay niya. Hindi ko po kaya mag-isa. Hindi ko kaya mawala siya. Pwedeng huwag naman mauna ngayon. Pakailangan kayo ni Mama. Pakawawa naman si Mama eh. Bakal mo pwede huwag muna ngayon?
Di ba pwede? Ha? Hindi ka dapat nai-insecure sa sarili mong kakayahan. Kailangan ipakita mo sa lahat na maibubuga ka, na kaya mong gawin. Kami lahat dito naniniwala sa kakayahan mo. Umatol ka sa ibang babae. May isang ka. Nagkulang ba ako sa pangaral sa inyong magkapatid? At ngayon, ito ang maririnig ko sa'yo. Panahon na para tumayo muli. Para gawin yung tama, hindi dahil gusto mong bumawi, dahil yun ang tamang gawin. Pang, nakaalis na ba si Mamang? Kasi magkikita dapat kami sa ospital eh. Hello? Ito ho ba yung bahay ni Salome Salazar? Ako yung anak niya. Bakit? Ma'am, sa St. John Hospital ho to. Ma'am, na-aksidente ho kasi yung nanay niyo. Sinugudo ng mga tao. Ha? Na-aksidente yung... paano yung bata? May kasama siyang bata, yung anak ko. Nasaan siya? Oho. May kasama ho din siyang babae na nag-aalaga sa anak niyo. Mabuti ho. Pumunta na lang ho kayo dito. Oh, sige. Salamat. Pang na-aksidente si Mamang nasa ospital, kailangan natin pumunta doon. Halika na! Saan ko yung mga na-aksidente? Mag! Anak! Mag, ano nangyari sa inyo? Okay na ako, anak. Pero hindi ako mapakalinak. Si Bubot. Nawala si Bubot. Si Bubot? Ha? Si Bubot. Saan si Bubot? Alam ko na saan si Bubot. Mag! Nurse! Nurse! Ano ang kailangan nyo? Nurse, saan yung apo ko nawawala? Yung apo ko, sino nagdala sa akin dito? Di naman po nawawala yung apo nyo. Inaalagaan po siya ng babaeng kasama nyo kanina. Sino babae? Si Militriel ho. Siya yung nag-aalaga sa ano. Excuse me. Si Milet? Baka kung anong gawin ni Milet sa anak ko, Mang? Kailangan mahanap natin kaagad yun. Baka kung anong gawin sa apo ko. Excuse me lang, Mang. Sige! Day, saan ka pupunta? Susundan ko lang ako. Sumagot. Papa mo, na-revive na ba siya? Okay na ba siya? Asan siya? Asan ang papa mo? Nasaan ang papa mo? Kailangan niya ako! Gusto ko siyang makita. Asan siya? Nasaan siya? Bahala sa kanya. Kami lang bahala sa kanya. Bahala? Ikaw? Ikaw na ang bahala? Kung tutuusin, ikaw na may kasalanan ng lahat ng ito! Dahil sa'yo at sa kagaguhan mo, kaya nangyayari lahat ng ito. Kaya tayo nagka-problema, ikaw ang dala ng problema sa pamilya natin. Dahil sa'yo!
atake sa puso ang papa mo! Handa na lang lahat ng mga dokumento na kailangan pirma na. Sa antay na lang kita rito. Anthony, asan si Milet? Bakit? Kasi asawa mo. Bakit? Kasi kasama niya si Bubot eh. Nasa kanya si Bubot. Ha? Imposible nga kay Milet si Bubot eh. Nasa Manila si Milet. Nandito siya. Na-aksidente si Mamang kasama ni Bubot. Eh nandun daw si Milet. Eh walang kasama si Mamang kaya sa kanya binigay si Bubot. Okay, sandali. Eh, kung sakaling totoo man yan, there's nothing to worry about, okay? Ano naman gagawin ni Milet kay Bubot? Di ba? Anthony, naiintindihan mo ba yung sitwasyon? Kasama ng asawa mo yung anak mo sa labas. Siyempre, matataranta ako. Baka okay. Kung anong gawin niya okay, sa okay, anak okay, mo. Okay, tatawagan ko. O sige, honey. Pag-usapan na lamang natin yun mamaya, ha? Okay, Aurora. Lolo? Nasaan po si Mami? Bakit hindi po niya ako sinundo sa school? Sumunod siya sa Cebu para puntahan ang daddy mo. Ha? Bakit hindi po niya ako sinama? Hindi ka na kailangan doon. Baka madamay ka pa sa problema ng daddy mo. Kasalanan lahat ito ng daddy mo eh. Pwede lang po siya mag-sorry na mag-sorry eh. Baka nga po hindi po niya sinasadya. Anong hindi niya sinasadya? Hindi na bata ang daddy mo. Alam niya ang ginagawa niya, Tonton. Alam mo, Tonton, hindi pwedeng sorry na lamang katumbas ng bigat ng kasalanan ng daddy mo. Alam mo ba na for almost 1 year, he betrayed his own family. At yung pamilyang yung kasama ka doon. Noong mga panahon na hinahanap-hanap mo siya, nandun siya sa Cebu. Nag-i-enjoy kasama ng isang babae na hindi ang mami mo. Naintindihan mo ba yun? Wala siyang iniisip kundi ang sarili niya. Hindi niya iniisip yung maaaring masaktan dahil sa ginagawa niya. Kaya nga halos mabaliw ang mami mo eh. And I hate him dahil sinaktan niya at pinaluha ang mami mo. Tonton, hindi pwedeng sorry-sorry lang. Pag nawala na ng tiwala, yung mga taong who trusted you and loved you from the very start. Kaya ikaw, I don't want you to follow your father's ways. I want you to learn from his mistakes. You understand? Wala. Hindi ko makontak eh. Ano ba naman yun, Anthony? Kung hindi sumasagot, busy. Parang nananagyay ang asawa mo eh. Sandali. Hello? Milet? Asan ka? O kasama mo si Bubot? Nasaan nga kayo? Ha? Ba't di mo naman sinasabing pupunta ka? Nasaan kayo? Saan? Hello? Hello? O ano? Putol eh. Andito daw sila. Anong gagawin natin? Puntahan na natin si Milet. Kuya,
Tol. Nandun pa rin si Mama sa morgue. Ayaw niya iwan si Papa. Kailangan natin asikasuhin yung mga papeles niya para mauwi niya natin sa Maynila. Kusa naman si... Sheila, anong ginagawa niya dito? Kailangan namin puntahan si Milad kasi nasa kanya si Bubut Alan. Pasensya na, alam ko hindi itong tama oras, pero kailangan ko muna hiramin yung kuya mo. Tol, bahala ka na muna, pwede. Okay lang, Tol, naiintindihan ko. Tawagan mo siguro si Sandy o si Vincent para magpatulong ka sa mga... Kung naman ang kailangan mo, kasi kasunin ko na sa nito. Babalik ako kagad. Ha? Ako nang bahala. Bahala ka na kay Mama. Pasensya. Bubut. Ang bait ng Bubut naman ito. Ako. Milad! Sheila! Milad, akin na yung anak ko. Oh, ito. Bubut talaga dito. Anong ginawa mo sa anak ko? Ha? Bakit hindi ka man lang nag-effort na hanapin kami? Ano? Kanina pa ako nag-aalala eh. Alam mo, magpasalamat ka nga sa akin yung ibinigay ng ali dahil sinusugod ng nanay niyo. Sa akin ibinigay itong bata. Mabuti nga hindi ako masamang tao. Kung ang iba yan, iniwanan na lang yan basta dito. Kaya, inantay ko kayo. Nag-aantay ako ng mga babae na manggagaling doon sa loob ng ospital para malaman ko kung kanina ibibigay yung bata. Alam mo ba yun? Binantayan ko yung anak mo dahil nanay din ako kagaya mo. Sorry. Sorry, Milad. Sheila, tara na. Balikan na natin si Mama. Milad, sorry ulit ha, kasi nataranta lang talaga ako. Pero salamat, binantayan mo yung anak ko. Salamat talaga. Eh, hindi ko nga alam kung kumain na ba yan o ano. Salamat talaga. Sige, ako nang bahala. Tara na. Salamat. Hinalap niya sa aking bata. Mabuti nakita ka namin dito. O siguro naman, pwede na tayong umuwi ng Maynila, no? Hindi ba? Si Papa. Wala na siya. Ma, inaasikaso ni Vincent lahat. Buhay na tayo para makapahinga na kayo, Ma. Ayoko. Ayoko. Ayoko umuwi. Baka mamaya pag umalis ako, may mangyari sa Papa mo. Dito lang ako. Nung pumunta tayo sa barangay, iniwanan ko lang kayo. Ano nangyari? Oh, ganito. Ganito nangyari. Kung hindi ako umalis doon, hindi mangyayari to. Ma, sorry. Makasalanan ako to. Sorry. Dapat pinigil ako si Papa na... Nasubukot kami kay Sheila. Kasi nagalit ako sa ginawa nila kay Kuya eh. Dapat hindi ko kinonsente si Papa. Dala ako nagalit ko ba eh. Hindi sana sila nagkaroon ni mga Tino. Hindi sana nangyari ito. Tino ang may kasalanan. Ma! Eh, andito na lahat yung mga gamit na Papa mo. Naayos ko na lahat. Binigyan na lang yung lahat sa akin. I'm sorry, ha? Tawagan ko na rin yung airline. Okay na. Isuhin na lang natin yung... si Papa. Okay na rin yung funeral parlor. Okay na tayo. Sorry. Thank you.
Sugod ka ng sugod sa pamamahay ko. Hindi ka na nakontento. Nasaktan ang anak ko. Anong ginawa mo? Pati asawa ko tinamay mo. Umi, hindi ako ito. Hindi ako titigil. Hindi ako makaganti dyan sa asawa mo. Sinira mo pamilya ko. Pinatay mo asawa ko. Wala akong kasalanan. Wala akong sa aksidente na niyan. Wala. Huwag kang magugulo dito. Ipapaparagay kita. Subukan mo! Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi obra sa akin yan. Kung gusto mo, ngayon pa lang magkaduro na tayo dito! Ma! Tama na! Ma. Tama na! Huwag ganun ko, ma! Ma! Tumayang! Ayaw mo umalis! Ayaw mo umalis! Alam niya ako, tatag na lang. Ayaw mo. Sana kumalma ka, Sonia. Yung sasama ko. Napakasama! Napakayuti ng buti! Sa akin. Pero aksidente ang nangyari. Hindi ko gustong mamatay si John. Hindi ako mamamatay tao. Tanto mahimik ka na lang. Kahit ano sabihin mo, hindi mawawala ang sakit na nararamdaman ni Sonia ngayon. Isoli mo na yung barel. Sige na. Mahal ang asawa ko. Maintindihan ko kung di mo pa ako kayang patawarin. Pero salamat dahil kahit papaano napawasan ang pikat sa damdamin ko. I'm sorry, Tim. I'm sorry, Adam. Wala na yan, Ma. Okay, tayo.
ko kasi na talo, ma. Kilala ko yung papa mo. Hindi yun nagdadala ng sama ng loob sa'yo. Iintindi. Salamat, Mila. Salamat at nakuha mo na kami. Malapit lang din yun ang kaso ni Antonio Real. Kung pwede ko sana na pakiusapan namin kayong mag-asawa na tumistigo. Payag ako. Gusto kong pagbayaran niya ang mga kasalanang ginawa niya kay Sheila. Sapat ng kabayaran ng lahat ng ito para sa sakit na hindi namin sinasadyang idulot kay Milet. Sorry sa lahat, ba? Sorry. Milet, I'm sorry. Nagsisisi talaga. Tuwing nakikita kita, alam mo na, iisip ko lang. Lahat ng kawalang niya ang naginawa mo sa akin. Baka pag nasa Maynila ka na, baka magkita na naman kayo ni Anthony. Daddy, kapo din po siya ni Lolo. The accused Juan Antonio Real III unlawfully and feloniously contract a second marriage with one Sheila Salazar. And how does the defendant plead? Ikaw ako siya.